Tayo ay dumating na sa ikaapat na madaling araw ng ating pagsisimbang gabi. Marahil ay nararamdaman na ng iba sa inyo ang kaunting pagod sapagkat tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating pagdarasal at pagsasakripisyo. Nais kong malaman sino sa inyo ang wala pang absent. Tayo ang walang absent. Tayo, walang absent. Simula nung unang araw, palakpakan natin ang mga walang absent na ito. Perfect attendance. Very good. Magsiyo po ang lahat. Huwag matutulog habang nagsesermon. Mga kabatid sa pananampalataya, sa umagang ito ay sinindihan natin ang ikaapat na kandila sa ating Advent wreath. Ang unang kandila, ang tawag ay Candle of Hope, sinindihan noong unang linggo sa panahon ng Adviento. Ang ikalawang kandila, the Candle of Peace, second Sunday of Advent. Ang ikatlong kandila, ang Pink Candle, Candle of Joy, third Sunday of Advent. At ang ikaapat na kandila, sinindihan sa umagang ito, the fourth Sunday of Advent. Ilang araw na lamang, darating na ang ating pinakahihintay na Pasko. Salamat sa Diyos sapagkat nakikinikinita natin ang ating Pasko ngayong taong ito ay magiging mas mabuti kaysa sa ating Pasko noong isang taon. Subalit habang tayo ay nagdiriwang ng Pasko dito sa Maynila at dito sa Luzon, huwag nating kalilimutang ipagdasal. Huwag nating kalilimutang alalahanin sa ating panalangin ang ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao na sinalanta ng napakalakas na bagyo noong nakaraang Webes. Kaya nga't sa umagang ito ay ipagdasal natin sila ng matimtiman. Sa umagang ito rin ay narinig natin sa Ebanghelyo ang pagbasa, ang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang kamag-anak at pinsang si Isabel. This is the second joyful mystery of the Rosary. The second joyful mystery of the Rosary is the visitation of the Blessed Virgin Mary. This is what we heard in the Gospel today. This morning, my dear brothers and sisters, two women are presented for our consideration. One of them is young, the other is elderly. Ang isa ay bata, ang isa ay matanda. Ang isa ay bagets, ang isa ay forgets. One is bagets, the other is forgets. Mary and Elizabeth. Mary represents Christianity. Elizabeth represents Judaism. Mary is pregnant with Jesus. Elizabeth is pregnant with John the Baptist. Today, my dear brothers and sisters, the focus of the gospel reading are not the two children, not the two infants in the wombs of their mothers. The focus of our gospel are two important women in the history of salvation. They are at the center stage. They are the focus of our consideration. Literally at the center, two women who have been promised birth by means of divine intervention. Naalaala ko, noong ako ay nag-iisip-isip pa at habang pinagninilay-nilayan ko ang pagdalaw ni Maria sa kanyang kamag-anak na si Isabel. Maniniwala ba kayo na ang biyahe ni Maria papunta sa mga kina Isabel at kina Zechariah ay napakalayo?
Mary traveled from Nazareth in Galilee to the hill country of Judah near Jerusalem, bearing the Holy Child in her womb. Believe it or not, it was a very long journey. It was a journey of about 100 miles. Napakalayo ng 100 miles. Siguro ay parang Manila at Baguio. Parang imposible kung iisipin mo sa isang batang babaeng nagdadalang tao ang magbiyahe, ang maglalakbay mula Manila hanggang Baguio. Alalahanin ninyo, noong panahong iyon, wala pang Victory Liner. Noong panahong iyon ay walang masasakyang Grab o kotse. Noong panahong iyon, ni tricycle ay wala. Ang sinasakyan ng mga tao ay hayop. Kaya nga't ang mahal na Birheng Maria ay nagtiyaga na pumunta at maglakbay papunta sa tahanan ni Elizabeth at si Karaya upang ang mag-asawang ito ay kanyang dalawin at ang mag-asawang ito ay kanyang bigyan ng kanyang suporta. E paano nagbiyahe si Maria papunta sa napakalayong lugar? Kung iisipin natin, si San Jose ay matanda na. Papaanong magbiyahe ang isang matanda na sa napakalayong lugar? May mga nagsasabi na ang mahal na Birheng Maria daw ay sinamahan ng mga anghel, binuhat at tinulungang maglakbay ng mga anghel nang sa gayon siya ay magkaroon ng lakas na magbiyahe kahit sa napakalayong lugar. Mary is described as coming with a train of virgins, a train of angels to protect her. And these angels and virgins were capable of warding off evil. They accompanied Mary in the long journey. Pagdating ni Maria sa bahay ni Isabel at ni Zacarias, ay silang dalawa lamang ang nag-usap. Si Zacarias sa mga panahong iyon ay hindi pa nakakapagsalita. Girls talk ang nangyari. Silang dalawa lamang ang nag-uusap, silang dalawa lamang ang nagkukwentuhan at nasabi ni Isabel kay Maria, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit. Mapalad ka, ikaw ay pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak sa iyong sinapupunan." Mga kapatid sa pananampalataya, I would like to believe that we are also blessed. Tayo rin ay pinagpala at tayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa ating pagsimba at pagdalo sa Misa di Gallo tuwing umaga. Tayo rin ay pinagpala sa maraming bagay at sa maraming paraan. We would like to count our blessings. We too are blessed, like the Blessed Mother, although not in the same degree as the blessing that the Blessed Mother received. But we too are blessed by God. Tayo rin ay pinagpala, tayo rin ay binibiyayaan ng malalaking biyaya, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Hari nawang makita natin ang ating pagpapala. Hari nawang makita natin ang mga biyayang ating natatanggap mula sa Diyos araw-araw. Kayo at ako, tayo rin ay pinagpala. Amen.